Hello guys, share ko lang sa inyo kung paano gumawa ng external SATA hard disk drive. Magamit nyo to sa lagyan ng movies, storage nyo para sa inyong laptop, at saka pang ano na lang, pang personal lang na mga file. So, bali, ito tinatawag na external kasi nasa labas ng laptop or something like that. Pero kung tinatawag ng internal, nasa loob na yan, nasa loob, so, hindi makikita, nasa kagaya ng laptop, internal, nasa loob lang yan. So external, pwede mo itong madala-dala, portable lang siya, salpak kung saan, sa TV, sa computer, kaya tinatawag na external, handy siya. So dalawa lang kailangan natin. So first, ito yung nabili ko sa online Lazada or Shopee. Ito yung tinatawag na 2.5 inches hard disk drive mobile for laptop. So bali, ito yung pang laptop talaga, to pang laptop or gagawin ng external. So pwede din to sa laptop. External na to ngayon, tapos kung ilagay mo sa laptop, magiging internal na. So bali, ito dalawa tong klase nito. So ito yung 2.5 inches maliit lang siya. Pang laptop to, or gawin mo external. So dalawang klase yung ganito. May 3.5, ito 2.5 inches to. Yung 3.5 inches naman ay sa ano yun, sa desktop yun. Desktop, malaki na yun. Pang desktop computer na yun, malaki na yun. At hindi mo gamit yung pang, hindi mo magagamit yung pang external yun kasi malaki yan. Ito yung 2.5 inches lang, yung tamang-tama. So bali, ito ang need mo lang, itong hard disk drive 2.5 inches mobile or laptop. Sa Lazada or sa Shopee mabibili mo to. So ito nabili ko to sa halagang 1,250 pesos. So 1 gig na siya, 1 terabyte na, 1,000 gig ibig sabihin, 1 terabyte. So maraming ano to, marami na tong lalagyan. So ito rin yung partner niya. So galing to ng online din sa Lazada or sa Shopee, makakabili ka nito. So pangalan ng brand niya, Orico. Tinatawag nito na enclosure. So enclosure for hard drive disk or hard disk drive HDD para partner nito. So ano to siya, pang 2.5 din na hard drive. Ito 2.5, kaya bagay sila. So bali ito, USB 3.0 to yung speed niya. So ibig sabihin mabilis na to siya, mabilis. Ayan, pwede matanggal yan. Ito matanggal, matatanggal din to, pwede ito matanggal. Portable na siya, transparent siya. So price nito is 329 pesos. Mabibili mo to sa online, sa Lazada or sa Shopee. Basta tamang-tama lang siya. Tinatawag to enclosure HDD. So bali, yung gawin natin na yun, ngayon, tips ko lang sa inyo. So dapat bumili kayo ng tama, sakto siya. Ito, yan o, kita ko sa inyo. Yan, ito yung kailangan natin, dalawa. Isa, dalawa. Ito yung kailangan natin. Yan. Ito, wala na to. Ito lang kailangan natin, dalawa. Kasi sa enclosure na yan, tingnan mo. Yan. Yan yung saksakan niya yan. Dalawa din. So, parehas sila. So, pwede sila, bagay sila. Pero, explain ko to sa inyo kasi may nabibili ditong ganito, 2.5 inches. Pero, iba yung sasakan ito. Luma na siguro yon, or bagong ano, bagong labas or luma, hindi natin alam. Pero iba yung sasakan niya. So hindi siya bagay dito sa enclosure mo. So kung maghanap ka ng mga enclosure nito, tapos iba yung design ng ito, hindi ka makakita na enclosure na iba. Ito lang talaga sa enclosure niya. Yung may bili mo, ito lang. Dapat ito bagay niyan sa hard drive mo. Kaya ito, bagay sila.
kaya madali lang ano. Basta tandaan niyo sa kung maghahanap kayo sa online, tandaan niyo to, yung saksakan, yung dalawa na 'yan. Tsaka sa enclosure kasi yan na fix na yan siya, ganyan yung saksakan. Kaya bagay sila. Yan, explanation ko lang sa inyo. Tapos mas suggest ko sa inyo to kasi kung bakit. Ito, pwede niyo tong maghingi kayo ng may extra kayo, 500 gig, pwede niyo salita na sila saksak. At saka ito, pag masira to siya, eh, bili ka lang nito ulit. Saksak mo lang sa enclosure, dali lang. Pero, based off my experience, nakabili ako ng 2TB WD, passport size, 1TB, yung mga bagong external ngayon na hard drive, 1TB, 2TB. So, para sa akin, portable, disposable lang yan. Kasi, kung bakit disposable na tawag ko, kasi pag masira yun, wala ka nang mabibiling ganin yan. Enclosure, hindi mo na siya magagamit. Kasi, binuksan ko yung 2TB ko at saka ibang ano, brand, 2TB din. At saka 1TB din. Nabili ko sa US or sa ibang country, nabili ko, or sa Pilipinas, nabili mo yun, yan. Sa halagang mga 3,800 papuntang 5,000. So, bali, mahal talaga yung brand yun yun. Tapos, pag masira, nasira yun, binuksan ko. So, pagbukas ko, so, wala siyang ganito. Wala siyang ganito. Fix na siya. So, iba yung nakalagay dito. Iba yung mga, ano niya. So, ibig sabihin, hindi mapapasok sa enclosure. So, fix na siya. So, kung nasira talaga yung 2TB mo, 1TB, hindi katulad nito, wala na yun, disposable na yun. Hindi mo na ma-re-repair yun. Kung may mag-repair ba, eh, baka sa ibang bansa yun. Pero mahirap yung repair nun. Kaya, tapon mo na yun. Kaya, mas advantage itong ganito. Kasi, pag masira to, bili ka lang ganito, pastak mo ulit din sa enclosure, madali lang, 3.0 pa. Yan ang naka-advantage ng enclosure at saka ano, external ito. Yan. Tapos, kwintahin natin. So, bali ito, 329 enclosure, 2.5 or 2.5 na inches, 3.0 speed nito. At ito, bali, sa halagang 1TB, sa halagang 1 to 50. So, 1 to 50 at saka 329, ibig sabihin 1579 yung magagastos nito, bili mo sa online. So ibig sabihin may 1579 ka, may external ka ng 1TB, so marami ka naman nalagyan kaysa bibili ka ng 3800 1TB, 3800 pesos 1TB na yan, pataas, hindi mo pa ano, hindi mo alam kung tagwat, minsan may 4000 1TB lang. So disposable pa yun. So hindi mo magamit pag may masira. So ito, pwede din to sa laptop, ilagay mo sa laptop. Kung nasira yung internal na sa laptop mo, pwede dito ilagay mo. Install mo na ng Windows. So bali, try natin yung ngayon. So ito, yan. So saksak, salpak mo lang dyan sa kanya. Yan. Salpak mo lang yan. Yan. Salpak na, yan. Salpak siya. So, bali, yan. Ang ganyan na, salpak na yan. Tapos, itong transparent niya. Yan. Oops. Kasi lang kamay ko. So, yan na siya. So, may 1TB ka na external. Salpak mo sa laptop. Yan, sa laptop or sa TV. So, advice ko sa inyo, partner, kung gusto nyo maglagay ng movie dito para sa TV nyo, ang gagamitin nyo yung ito, yung external na to, gagamitin 1TB lang talaga. 1TB lang talaga. Kung once mag 2TB kayo, tapos gamitin nyo sa movies, i-pass lock nyo sa TV, hindi gagana yan. Hindi babasahin yan yung terabyte 1
2 terabyte nyo. Kaya advice ko sa inyo, kung gusto nyo mag dagay ng movies tapos iyan mo sa TV, gagawin mo na lang 1 terabyte, huwag ka mag 2 terabyte. Para yung 1 terabyte kasi yung lahat ng TV ngayon support yung 1 terabyte. Tapos yung 2 terabyte ayaw ng support ng TV niyan. Kaya mas maganda yung 1 terabyte ka na. Kung gusto maraming storage, so dalawahin mo to. Bili ka ng dalawang enclosure, dalawang HDD. Yan, may 2 terabyte ka na. So advice ko sa inyo, ito na lang gagawin nyo kaysa bibili kayo ng external na 3,800 mahigit pataas yung 1 terabyte nila. So nagastos nyo lang 1,579, may external na kayong 1 terabyte. So this final na tayo. So example, ito di mo lang to ha, isaksak mo to sa laptop mo or sa PC. So hindi siya na detect sa laptop mo at saka sa PC mo, pero may icon siya sa baba na nakasaksak, nakasalpak na. So ang gagawin, hindi siya na detect sa my computer. So ang gagawin mo ito, kailangan mo i-format to, pero hindi mo makikita yung storage to kasi naka-hide pa rin siya. Kasi bago pa or nagamit na ba or old stock na ba to, kaya mura. So ang gagawin nyo, may tutorial ako ng video, ilagay ko lang ng sa baba ng link ng YouTube ko, ilagay ko lang dun. Tapos kung hindi akala nyo kasi pagsalpak nito, pag gamit nyo, sira, parang sira ata to, pero hindi yan sira, naka-hide lang siya, kailangan i-format lang. So may video ako na ibigay ko sa inyo yung link sa baba ng YouTube. Isama ninyo yung subscribe din at saka kuan, share ninyo at saka like ninyo, subscribe ninyo yung channel ko. Yan, may link doon. At saka yung sealer ng hard disk drive, kasi nabili ko tong hard drive disk, yung maganda yung comments ng mga ano, yung bumibili. Kaya marami kang papilian doon. So repeat ko ha, pag once na hindi ito ma-detect sa computer nyo, ibig sabihin kailangan i-reformat to from the storage. O kung paano, may video akong ilalagay kong link, click nyo ng link, may video ako doon na tutorial kung paano. Yun lang, salamat.